Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na San Tatlo. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagkukunin ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapuri, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong ng Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak. Ang kataas sa asa,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos sa totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagalob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig na mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona, isang Diyos. Malinaw dapat sa atin, totoo naman ang sinasabi ng ibang mga sekta, wala pong matatagpo ang Holy Trinity, Santissima Trinidad, tatlong persona sa Biblia. Hindi nyo kinakailangan makipagdebate, lalo tigit kung hindi ka naman talaga nagbabasa ng Biblia. Malinaw, walang salitang nakasulat sa Biblia. Pero ito ay matatagpuan natin na totoo na mayroon tayong Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nakalipas sa linggo, matapos nating ipagdiwang ang Pentecostes, ang kaganapan ng pangako na sinabi ni Jesus na sa kanyang pag-alis, darating ang patnubay, ang Espiritu Santo. Ang sabi din ni Kristo, ang nakakita sa anak ay nakakita na sa ama. At dahil dito, darating muli sa kanyang pag-alis, darating naman ang Espiritu Santo. Malinaw po ba? Uy. Sige nga po, mag-antanda ng krus ng lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So lahat ba nag-antanda ng krus? Kasi tanging Katoliko lang ang mayroong tanda ng krus. Walang ibang mga relihiyon o sekta ang nagpapahayag ng pananampalataya natin sa pinakamaikli, sa pinakasimpleng pagpapahayag ng pananampalatayang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Diyan tayo win-welcome. Diyan tayo nagsimula nang ikaw ay binyagan, bininyagan ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At mamamatay ka sa pagbabasbas sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sa bawat buhay natin, bahagi yan. Hindi yan maihihiwalay. Ang banal na santatlo, ang tanda ng krus, ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Yan ang sign, no, simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Kung tatanungin mo, mahal ba ako ng Diyos? Mag-antanda ka ng krus, maiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Tingnan natin, ha? Sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo, gaano tayo kamahal ng Diyos? Sige nga po, pakilagay ang kamay sa noo. Huwag ibababa, ha? Mayroon tayong Diyos.
na nagmamahal sa atin ng tapat kahit napakatigas ng ulo natin. Diba, sabi sa pahayag sa Exodus, kahit naging matigas ang ulo ng Israelita ng tao, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal ng tapat sa kanyang mga pinili. Malinaw ba? Okay, lagay sa dibdib. O, ano ba tawag dito? O, basta dito, no? Sa tiyan. Ang sabi sa Ebanghelyo, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, kung kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. Buhay, dito nang gagaling ang buhay. Kaya mahal tayo ng Diyos dahil handa niya at ginawa niyang ialay ang kanyang sariling buhay. Malinaw? Uy, parang ano ah, epektos ang kayo eh. Ang sabi naman sa ating ikalawang pagbasa, lagay, Espiritu Santo. Gaano tayo kamahal ng Diyos? Handa niya tayong gabayan, samahan, saan man tayo mapunta, saan mang bahagi tayo ng daigdig mapunta, hindi niya tayo ihiwalayan. Kasama natin siya at sasamahan tayo. Pananampalataya natin ito. Ulit, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung tinatamad kang magdasal, magrosaryo, mag-antanda ka ng krus. Pero wag na wag mong ikakahiya ang pag-aantanda ng krus dahil yan ang pag-acknowledge natin na sinasamba natin ang tatlong persona na iisang Diyos. Hindi ka man makapag-aral ng theology o ng mga katulad ng mga eksperto, pero kung ipapahayag mo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at ipagmamalaki mo, yan ang pananampalataya mo, may naghihintay sa iyong biyaya. Ulitin natin ha, ang tanda ng krus ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mahal ng Diyos. Hindi yan gang sign. Hindi yan fraternity sign. Yan ay pagpapahayag mo na ikaw ay konektado sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya huwag na huwag mong pagtatawanan, lalo tigit, huwag na huwag mong ikakahiya yan. Dahil ang sino mang hindi manalig, ang sabi ni Kristo ay may kaparusahang naghihintay. No, kamakailan lang, no, napanood natin, pinagtawanan ang ating pag-aantanda ng krus. Hindi ko alam kung ilan sa mga mismong Katoliko ang tumawa din. Kasi kung tumawa ka dyan, may problema tayo. Pero kung medyo naapektuhan ka at nasaktan ka, konektado ka pa sa Diyos. Pero minsan, bakit nga ba nabanggit, no, nasabi, eh, yung mga Katolikong yan, no? Yung pag-aantanda ng krus, ibig sabihin, may mga gang yan. Kasi kung tayo sana ay nagpapahayag ng madalas ng ating pananampalataya sa ngala ng Ama at Anak at Espiritu Santo, nakikita sa ating pagsasabuhay, nakikita sa ating paglilingkod na tayo po ay namumuhay sa pag-ibig at pagkakaisa. Ngayon, hindi natin masisisi bakit ang tingin nila sa iba sa atin ay mayroong gang. Eh kasi bawat iba, sa iba't ibang grupo, sa iba't ibang organisasyon, baka ang ugali, mga gang,
Magkakasama naman, iisang naglilingkod, pero may kanya-kanyang grupo na para bang nagpapaligsahan ng kanilang paglilingkod. Mayroon pang iba, naghahamunan ng suntukan. Mayroon pang iba, bumubuo ng kanyang mga grupo. Ganga. Pero iisa ba ang ating pinapahayag na pananampalataya? Kasi kung iisa, ibig sabihin, patungo tayo sa pagkakaisa. Pero kung nagwawatak-watak tayo, baka kailangan talaga nating dasalan at dalasan ang pagpapahayag natin ng pananampalataya. Ulitin natin ha, ang tanda ng krus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal tayo ng Diyos. So, mahal tayo ng Diyos. Sana ma-inspire din tayo, no? Ma-inspire tayo araw-araw, lalo tigin. Kung nakakalimot na tayo, kung medyo nagkakagulo, nag-aaway-away tayo, baka kailangan natin magharap at mag-antanda tayo ng krus para makita natin, iisa lang ang pananampalataya natin. Bakit tayo nag-aaway? Iisa lang ang pananampalataya natin. Bakit nagkukumpit tayo? Eh, ang banalasan tatlo, pagkakaisa, unity. Kailangan to, no? Nire-review natin. Ini-evaluate natin, nasa iisang pananampalataya pa ba tayo? O gusto na nating bumuo ng sarili nating grupo, gang, na hiwalay kay Kristo? Si Kristo ang nagpakilala sa atin nito. At si Kristo ang ating sinusundan, ang Poong Jesus Nazareno. So tapat, nandun tayo sa direksyon tungo sa pag-ibig, tungo sa pagkakaisa. Sabay-sabay nga ulit, mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus sa matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ng iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan, upang mapunuan ng iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan
sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambin ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pa't kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos ama'y purihin, siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos anak, ibigin siyang tagapagligtas ng langit at Kristo ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan, tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa atin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos ama'y purihin,
siyang tagapagdikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na sangkatlo, O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin, Diyos anak ibigin, siyang tagapagligtas, ipagdangal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na sangkatlo, O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Manila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Thanks.
Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 17 years old. Sa mga nagnanais pang kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building, mula kay Shirley at Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lupusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya, at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.